Tingnan mo normal at palibak ng ilohor-duhura at matapos kutsain, siya'y nalisamila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipakos sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nila pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na patawagin Golgotha, ibig sabihin Buong ng buo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsaparal sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam na umaga na ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga hutyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ipinilang siya sa mga sagari. Nilibang siya ang mga nagdaraan na tamang-tamang nagsabi. Di ba ikaw ang tigiba ng templo at muli magtatayo ito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. O, baka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa. Iligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin guwamba sa krus ang Mesiyas na niyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalimus ka din si Jesus ng mga nakapatong kasama niya. At nagbiling sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mga ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi. Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng iskomba. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at pinasuksil kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ang malakas si Jesus at nalagutan ang hindi niya. Lumuhod po tayo sa mandali kasama ng panahon ng pananahimik. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap sa krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya sinabi niya, tunay ng anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuguri ka na. Ya, muy bien, no para nada, nada, nada.
Jerusalem. At yung parehong bahagi ay ang madulog, hindi ko lang pala yun, madulog paghihirap pagkamatay namin ng Panginoon sa Kristo na ang tutuon sa kanyang muling pagkabuhay. Pero bahagi ko, kung sa kanyang sumayin maunawaan at hindi lang maunawaan kahit ang pagkabuhay ay maranasan kung ano ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Jesus Cristo na siya pinapasenso ng ating pananampalataya. Maaari po naman ay maranasan natin yung marangyang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya po sinisigaw ito ang anak ni David. Tawagin ko natin ito ay yung makahari na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ay bahagi ko na pagtuloy ng usapan ng Diyos natin maunawaan kung kagalapan ang pangako ng Diyos na magbibigay sa ng kaligtasan ng isang katawan. Ang hari na magbibigay ng kanyang sarili para sa kaganapan ng pangako ng Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan para sa kaligtasan ng isang katauhan. Halimbawa po na itong pagkahandog ni Jesus bilang hari ng sanlibutan, hindi lamang bilang tao, ngunit bilang Diyos. Alam natin na sa pagkakitin lamang ni Jesus, natubos na ako sa aking mga kasalanan. Pero si Jesus ay hindi pwedeng maging tao lamang. Kasi bakit? Kasi walang pwedeng makapagod sa atin sa kasalanan na ginawa natin sa Diyos. Kahit na lahat tayo na nabubuhay sa lindig na ito, kasama ko yung sinanewa at si Adam, ay magpapako sa krus. Yung lahat na nabuhay sa lindig na ito, ay hindi pwedeng makabayad sa pagkakasalan natin sa krus. Bakit? Ang pinagkasalanan natin ay Diyos. Kaya kinakailangan ang pagpapayad ng kasalanan ng tao sa Diyos ay walang iba kundi sa Jesus. Binayaran ka ni Jesus yung ating kasalanan. Pero bakit tayo inaanyahan ng Diyos na makibahagi sa pagdiriwang na ito ng kanyang paghihirap? Kasi dito natin lubos na maunawaan kung magbibigas ng Diyos. In magiging walang kawalan yung lahat ng aming paghihirap kung hindi namin isasama sa paghihirap ng Jesus. Kinakailangan na kung saan ay tayo ay mananig sa kanyang pamamaraan at kung ang kasalakiban ng pananalig na ito ay maunawaan natin ang kanyang plano sa amin at ang plano na ito ay hindi natin mayalis na dumaan sa pamamaraan ng krus, sa kanyang pagdala ng krus, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Kaya kinakailangan nyo natin ang maunawaan ito ay sinasama kaya ako kahit ang sa ating pagdiriwang ng pamamaraan ng pagpasok ni Jesus tayo ay nagdapat pa. Hindi lang po sa liwain yung karanasan na nangyari na dalawang libong taon na nakalipas. Ngunit nakita ang maraming yung kahulugan ng karanasan. At maramdaman natin yung karanasan na yun sa kanyang marangyang pagpasok. Ganun din po
kanyang paghihira, pag-awanayan mo rin ang pagkakot. Kaya kinihinig ko sa atin ngayon, hiyalan natin. Hiyalan natin ang ating mga pagpapakasakit. Sa pagpapakasakit ni Jesus, bakit? Sino nakapagbibigtas? Kaya huwag na natin na kailangan ang ating mga pagpapakasakit sa'yo. Kapag hindi yung natin hiyalan, yung ating pagpapakasakit ay manalangin pagpapakasakit. Walang liberating value. Walang untawagin po natin sanctification value. Hindi po ito magbibigay sa atin na hindi na kaginawaan. Kaya po minsan, masabi natin kahit may ilang beses natin ang kwento yung ating malungkot na karanasan. How many have we share our deepest experience of suffering, ay kumisang tumasalit pa rin ang ating hindi. Bakit? We have not offered it with the offering of our Lord Jesus Christ. We have to offer our suffering to the suffering of our Lord Jesus Christ. We have to offer our things, yung lahat ng sakit na dinanas natin, katulad ng sakit na dinanas ni Jesus, kinakailangan natin, inalay natin sa Diyos. Kaya po kami sa masasabi natin, ilang beso na pagkakit na ikwento yung aking kalagasan, yung aking kahimapan, yung kami, sumasakit pa rin yung aking hindi. Bakit? Nakalimutan natin inalay. Katulad ng pag-aalay ni Jesus. Kinakailangan isama natin sa pag-aalay ni Jesus. Kapag inialay natin yung ating mga kahirapan, yung kahirapan yung bilang mga anak, bilang mga mabuting asawa, bilang isang ama ng tahanan, bilang isang ina ng tahanan, at kung yan ay inialay rin sa Diyos, ay makita ninyo, hihinumin ng Diyos yung sakit na inyong nararamdaman. Kasi yung liwanag na makikita lamang natin sa ating kahirapan ay makikita lamang natin sa liwanag ng pag-iilang ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ihatong natin. Kaya masabi ko sa banal ng paglilipong ng misa, well, a part of offertory na kung saan hinihatong natin yung ating mga pagbabalak. Pero hindi mo yung pagbabala natin. Ano yun? Yung hirap natin. Kinakailangan sa ama natin sa Diyos. Yung ating kasalanan, isasama natin sa pag-aandog natin. Lalo-lalo mo ako sa sakramento ng buhay. Yan po natin. At makita mo natin na kapag nagwento tayo ng ating mga nakalulungkot na karanasan, yung aming mga paghihirap kung paano tayo sa ilaw sa Ibanghelyo kung isang dinaranas natin yung mga panahon na babagin namin. O God, I have you forsaken me. Diyos ko, bakit mo pinagtumisan, binabahagin mo natin yun. Pero yun ay mamawala yung sakit na yan. Kapag ano, isama natin sa pag-aandog ni Jesus. Sapagat namin ang pag-aandog ni Jesus ang nagmumulo ng kaligtasan. Siya ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan sa pangkuli ng damdamin ng ating nararanasan gawa ng ating mga ninaranas na pag-aalimusta. Matulad ng ginawa kay Jesus, makita ko natin yung pasyon ni Jesus na kung sa ating kahapin natin ngayon ng mga mahal na araw ay ginakailangan ng tempo, patuloy natin yung pahayayan na makibahagi ko tayo. Hindi lang po ngayon panahon na linggo ng Paskas. Mamaya po yung ating istasyon ni Nerad. Tapos natin ay General Sales Pantapos, yung sabihin, umaari ay General Pangkalahatan. Hindi lang po mag-iila
lang naranasan ang general administration of the post kasi takot na yung sumasama. Sana po maranasan natin yung talaga ng general administration of the post. Kasi bakit? Eh maraming sumasama. Makakaranasan natin yung pagkatala ng post ni Jesus. Na magtawaan natin yan. Ako rin nagtatala ng post. Pero kapag hinigatan natin yan sa Diyos, makikita ko na ang post natin ay kumaman. Kasi ano ang sabi ni Jesus? Doon natin maunawaan na take up your cross and follow me. Because my yoke is easy. So bahagi ko lang sa atin ang pinita po natin sa pagkilos natin sa libing nito. Kinakailangan natin i-unbook natin sa laman ng buong nito. At kung ating mga activities, katulad mo ang bawa ng station ng cross, pamera sa cross, yung kung ating pabasa sa Luis Santo, sa dalawa na ikawalo ng umaga na magsisimula hanggang kung matapos ng madaling araw na Martes Santo at sa mga villages na matabalo nila ng pabasa sa Martes Santo. May misa po tayo na nareserve ng gabi sa Luis Santo at Martes Santo. Sa Mercoles Santo, yung kumating misa ng mga 5 at yung posisyon sa Mercoles Santo. Yan po yung mga pinitin na kung saan ang tao natin naman. Hiniyakan mo ko ito sa comment. At makita ko natin mo. Kasi mo, tayo ko mismo siya sa akin ni Kay Pato. Ay nag-aaral ko naman sa Diyos, pero bakit ko ganun? Kumisan ko, kapag maalala ko ng tao nito na gumawa sa akin ng katalaman ay umiinit pa rin ang ulo ko. Kasi kinakadaan pa rin sa akin ni Alay. Huwag natin kalimutan kasi kumisan mo, mayroon iba ng madaling pacing, no? Na makapag-antong sa harapan ng Panginoon. Ihalan pa rin natin. At makita ko natin, our pain become liberating. Bakit? Through the passion, death, and resurrection of Christ. Magiging makamulugan ang lahat ng ating paghihirap kung ito ay sa pamamagitan naman ng ating Panginoon sa Kristo. Ganun din ako, sa Pedro Santo, sa aking pong Mass of the Last Supper, yung sa ganito na ika-anim ng gabi, and then ikapito ng gabi ay yung ating bihilya mula po alas 7 o'clock hanggang alas 12 ng madaling araw sa Banal Sacramento Santa. Alas 7, alas 12 ng ating gabi, yung mga ating tinebre, o pag-ibay ng office para na rin yung morning prayer ng Biyernes Santo. And then, yung Biyernes Santo po, alas 12, yung aming mga kapatahan na magpapahayag ng lahat ng krus, ay mga tulong din mo, kaya po hindi po natin yung mga kapatahan. So yung invite po ninyo yung mga kapatahan na kung saan ay manood. Hindi yung masing na rin yan ng mga artista sa ibang na mapapanood ninyo sa video. Pero makita natin na yan. Ito. Yung mga kapatahan natin, ikita na rin siya makita yung pangulugan ng paghihirap natin sa dinding na ito. Pero makita ko natin no? Na kapag naunawaan natin yung paghihirap ng Jesus, ano ang hirap na pagkakaroon natin ay makakayanan natin. Bakit? Through the passion and death of our and resurrection of our Lord Jesus Christ, that we are being saved. And makikita po natin yung tunay na kakailangan na tulong sa atin na ating pagliligtas. To tell you that, yung nabina to the divine mercy, 3 o'clock, yung kung ating veneration to the cross, and then yung interview of the hours and communion, and then muli ko yung aming posisyon. Mas mahaba ang posisyon. Kaya sa ating mga natin, ihandog lang yan. Makikita po natin na yung ating mga paghihirap nito ay mabibigyan tayo ng lakas na ito ay harapin. Bakit? We find meaning and salvation and liberation through the passion, death, and resurrection of Christ.
Yan po ay nais natin, yan po ay isang wisdom of the church. Na hindi po alam, pero kailangan niya po alam, we have to experience it. Ito po mga activities na ito, ay kanyang kailang danasin ng minimis po. Hindi yung, nagawa mo na yung last year. Well, yes, no? Good. Pero, para alihin natin talaga makita yung liberating factor of Christ's death and resurrection, kinakailangan din natin makita, ihalay natin sa Diyos ang ating mga paghihirap at pagpapalasak. Sa Pagod ng Gloria, yung mga nilisa na may pagpapalasak, yung mga pagpapalasak ng holy water, ng kandila, ang kandila po, ay kumpapit ito sa mga simbahan natin. And then yung sa luto, 3:30 ng umaga, magsisimula ko ng ita, yung mga babae sa Harley Homes, sa main ng Harley Homes, yung mga kalalakihan tungkol po sa Harley Homes, Phase 2, sa residence po ng Espinosa family. But of course, yung regular natin sa ating schedule. Pagkatapos ko lang sa loob, may isa tayo dito. Inang may isa natin dito sa umaga. Pero sa mga PDS, of course, may ito tayo. Pagdaliwan ko ng isa. Ito po yung mga panahon na kung saan ay patuloy yung ating maranasan. Pinakailangan natin ihaalay. Ihaalay natin para masabi natin na talagang iniligtas sa ulang Diyos. Ang Diyos talaga ang magbibigkas. Ano nang pinakailangan natin? Samahan natin siya. Hindi yung tayo magbibigkas ng ating pagpapakaya. It is Christ who will save us from our sins and from our sufferings. Pero ano nang hindi na? Samahan natin siya. At ialay natin sa Kanya ang ating mga paghihirap at pagpapalusap na dinaranas namin sa building na ito upang makamitin natin ang kanyang kadakilaan sa kanyang building pagkakulat. At namin makaramasan na talagang iniligtas ako ng Diyos. Iniligtas ako ng Diyos. Sa bagong natin kalimutan na salvation na ipinihiyan ni Jesus ay through His passion and death and resurrection. Magkakasama ko yan. Kaya yun po yung nais natin matulungan ko sa pagkakamunin ko. At makita ko natin talaga ang mapapinabangan natin yung kanyang pagliligtas na ipinagkakalugod sa akin. Umakyat sa kami, nalulog sa kami, nalulog sa kami, nalulog sa kami, nalulog sa kami.
sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, dinggin o pati. Sa pagunitaan sa pagpapasakit ni Jesus, lahat naway mo sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, dinggin o pati. Tularan naman at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taos pusong nalilingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga kalungkutan at karahasan. Kalinda nawa nila ang kasamaan at tutunin ang bagong buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tatiliin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Magiging matatag nawa sakit ng buhay, upang matuto kami gumawa mula sa katwardan at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sumusunod namin si Kristo sa kanyang maligayang magpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapasakit sa Kalbaryo. Maging marapat naman kami ang bahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Nadamin kayo mga kapatid ng mga pag-aari ng pagkakaroon ng Diyos sa mga pamilya. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa katulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Sama lang sa pasalamat ang pamilya Son. CJ Son. Robin Lombardo family. Edwin Diaz family. Moncado family. Sioni Guzman ang pamilya. Berilio Pichabo sa pamilya. Kaila Lea, Lucio Bernardo at pamilya. Di Guzmán ang Gagal families, Peri Lura ang Tramit family, Diego Mahatama, Bini Mahatama ang family. For the 18th birthday of Joy Teno, nandito ba si Joy? Ay, para sa kamay, wala si Joy. Pagkamaya, wala. Yun, so happy birthday, Joy. Pagkamaya, birthday mo. Yun. So, magpasalamat tayo pa tayo sa biyaya ng buhay. So, pagkakit na yung napakalagang biyaya ng Diyos. Brother Boy at Sister Lydia Magulaunan, for our family, Restino Patricio, Damian Mercado and family, Advance Happy Birthday, ni Rodolfo Villones. Nandito ba si Rodolfo Villones? Wala. Ang bagay na lang po ako. Ano mo naman yung kasama? Ibig eh, mabago yung pamilya. Taguro pamilya. For guidance, wisdom, and knowledge for the upcoming ECD board exam. For the general post of following Alejandra Garces Calix, Terrico Federico Garces Jr., deceased members of Calix family. Yung Percival Navarro, Senior and Junior, Leonida Navarro, Evelyn Furos, sa lahat ng mga aking mga madalami. Ang madaming lumika, pakundangan sa pagbabagal sa akin ng iyong umpong na anak. Sumami naman ang iyong pagbabagundak, naging makakapit ang kalang aming pagdalak, kundi sa pag-aay minsan. Dalam para sa lahat na mula sa iyong pinakikinabangan namin at tinanggap sa pagamitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon at sumayin tayo sa Diyos na ngayon puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming pagpapagyari ang tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon, wala siyang kasalanan kundi inamin sa dalim sa pagawa na sa inyong
tayo magpapuri sa iyo ng walang bay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Kawan sila tatuwin sa iyong kaliwanagan. Kawan pati na pati na pinaan
mga paghihirap pag sa depresyo sa kasama sa handog ng ating Panginoong Jesucristo upang katulad ka na naghihirap at namatay sa krus, mapakinabangan natin ang kanyang muling pagkabuhay. Gracias.